tayong magkakasama upang talakayin ang isa sa mga pinag-uusapang concern sa mga kabataan That's ngayon. Right. Pero bago tayo tumungo sa ating topic ngayong araw, syempre kasama natin si Gab and si Gina ng mga co-host namin. Magpapasalamat muna po kami dahil meron naman po tayong isang panibagong parangal na ginawad sa atin ng UPLB Gandingan Awards Yun. Bilang wow. Gandingan ng Kabataan. Wow, yes! Grabe. Ito po ang trophy natin. I think pangatlong beses na to, di ba? Ito nga. Gandingan ng Kabataan. Ayan, ito ay alay namin sa inyo schoolmates at magsisilbi itong inspirasyon at motibasyon na patuloy naming pagbutihin ang aming serbisyo para sa kabataan at higit lalo para sa ating bayan. Muli sa UPLB, maraming salamat po. Gina? Ayan. Yes, ayan, no? Muli maraming salamat po, Gandingan Awards. At syempre, schoolmates, dumako na nga tayo sa ating discussion ngayong araw. So, nung nakaraan ay napag-usapan natin yung mental health, di ba, Trish? Yes. So, nalaman na natin yung importance nito sa bawat isa. And also, napalawak na rin natin ang knowledge natin about dito. Yes, tama ka dyan, Gina. Nung nakaraan nga, we are reminded that we are all valued, we are all loved. Baka kakuha tayo ng tamang suporta. Pero no, maraming pwedeng pagmula nito, pero we have to be reminded, no, na may mga tao na pwede tayong lapitan and mental health issue is a health issue. Yes, correct. And speaking of that, no, na hinahanapan natin ng solusyon, hinahanapan natin ng action, isa pa to sa mga mainit-init na topic, actually, yes. Schoolmates, itong pag-uusapan natin. Medyo nabaon na siya sa limot in the previous months, pero exactly. Kailangan natin mag-resurface ng conversation dito dahil ang HIV or Human Immunodeficiency Virus, medyo nakakabahala siya in the recent numbers. Right. Ito, schoolmates, dahil ayon daw sa DOH, ang cases of HIV ay projected to reach about 364,000 by the year 2030. Eh, di ba kasama din sa 2030 SDG goals natin, yung kailangan mayroong safe space para right. sa lahat. Exactly. At part ito nun, nearly half of the new infections, ika nga daw na nag-a-arise in the recent numbers, ay among the youth. Bahala, at in line with this report, Trisha, ay may mga individuals pa rin and organizations na nais talagang magbigay ng kaalaman patungkol dito. So malalaman natin kung gaano nga ba kalaki yung knowledge or kaalaman ng mga kabataan patungkol sa issue na to. At para mabigyan tayo ng malinaw na kasagutan. Patungkol sa usaping ito ay makakasama natin ngayong araw ang President ng Advocates Yearning for an Ardent and Transformative o AYAT Ilocos na si Mr. Edgar Bagasol Jr. at si Red and Runs ng The Library Foundation. Good day po! Good day po! It's Ed and Red! Yes, Ed and Red! Yo, what's up? Ayan. Welcome po sa Schoolmates! Simulan muna natin sa mga organizations that you are a part of. So yung AYAT, ito, it's a very inspiring na title because it's an advocate organization for an ardent and transformative, no? So yung word na AYAT, it's not just an acronym, di ba? Can it's, you share with us what AYAT really means? AYAT actually means love in Ilocano. Wow. And that's right. Actually the main vision of our organization because we believe that HIV cannot be solved by just doing some health interventions, but it has to be deeper. And that deeper aspect is love. No? It's what we promote because we believe na when we promote love for oneself, that's when a person do more for himself or for herself or for herself, no? Para sa kanyang or para sa ikabubuti ng kanyang kalusugan. Right. So, syempre mas malalaman pa natin what their organization is up against, no? Specifically with this rising numbers. Pero kasama din natin si Red. Yes, Red. So, siya ay part ng The Library Foundation but may rebranding nga daw in the recent years yung kanilang organization. It's now TLF Share, no? So, can you share with us more about your organization? Ayun. Mas kilala na siya kasi ngayon bilang TLF Share. Tapos kami ay isang non-governmental organization na nakafocus sa usapin ng sexual health, SOGS, sexuality or gender. Tapos usapin din ng mental health na kagaya na discuss nyo last TV show nyo. Tapos pati usapin ng human rights kasi naniniwala kami sa TLF Share na ang pag-address natin sa HIV ay hindi lang dapat siya tingnan bilang isang health issue. Ito ay isang human rights issue at multi-sectoral issue din na dapat tinitingnan natin kamusta ang usapin ng mental health pag pinag-usapan ng HIV at kamusta ang kausapin ng gender identity at sexual orientation kapag pinag-usapan ng HIV. At lalo na,
ano ang kinalaman ng human rights sa usapin ng HIV. Wow. Well said, multi-layered, no? Right, no? Yung mga problema na kinakaharap, yes, ng mga kabataan. Kumbaga, hindi lang tayo pwedeng makulong, di ba, sa kung ano ang ipinapalabas ng mainstream. Kaya nga tayo dito sa Schoolmates, pinag-uusapan natin ng mga ganitong napapanong issue dahil pinapalawak natin yung mga bagay na hindi masyado nadadapuan, di ba, ng media. So, pag-usapan muna natin, Sir Ed and Sir Red, okay, yung technicalities, no? Pag sinabing HIV and AIDS, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Mahalagang malaman natin yun, no, yung pagkakaiba nitong dalawang terms na to, because most of the time ay napagpapareho sila. At even sa mga nakikita nating documents, usually slash yung nakalagay, yes, sa gitna. So, hindi HIV and AIDS. Right. So, yun nga, ang pinagkaiba nitong dalawa is that HIV, which stands for Human Immunodeficiency Virus, ito yung virus na ang goal niya is pahinain yung ating immune system. At isa ding mahalagang kailangan malaman ng mga tao na it's human. Ibig sabihin, sa human, from human to human lang siya na-transmit. Mm-hmm. Hindi siya pwedeng ma-transmit sa pamamagitan ng kagat ng hayop, mm-hmm, o sa ibang liquid na ini-intake natin sa ating mga katawan. Mm-hmm. And when we speak about AIDS naman, which stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. Mm-hmm. So pag sinabi nating syndrome, ito ay koleksyon ng iba't ibang sakit na nakuha natin dahil sa hindi na-treat na HIV infection. So, HIV is the virus and AIDS is the result of an untreated HIV infection. Okay. So, yun po yung ano, yung pinakamalinaw na pagkakaiba. Right, right. Ang ganda ng decoupling na sinabi ni Sir Ed, no? Kasi ang lagi nakikita sa mga materials, right, sa PubMeds, even in school, no? Parang it's one and the same. Pero yung pala, it's the cause and the probable effect, right, if it's left untreated. Maganda yung sinabing explanation ni Ed kanina, no? It briefly explains kung ano ba yung HIV and AIDS. So siguro, just to put emphasis and yung to simplify din yung sa HIV and AIDS, ang HIV ay hindi end of the world para sa mga kapatid nating people living with HIV or PLHIV. Wala pang cure, pero merong treatment. Yeah. At manageable lang HIV. Kaya yung mga kapatid natin, people living with HIV, they can still live a healthy, happy, and satisfactory life. Speaking of the treatments po na sinabi ninyo and kung paano i-manage yung sakit, as a patient or as someone na may relative na nag-undergo or nakakaranas ng ganung sitwasyon, ano-ano po ba yung mga programs or activities na mayroon tayo para matulungan yung mga kabataan or people na may sakit na to? Ayun. Actually, si TLF Shermas, ang programa kasi namin, meron kaming Fortrans Health Program, meron kaming community-led monitoring. Tapos yung isa sa programang kinabibilangan ko ay Protex Program. Mm-hmm. Ito ay isang HIV and Human Rights Project ng bansa na kung saan ang CTLF, implementer siya ng module for reducing human rights-related barriers to accessing HIV services. Kasi tinitingnan natin na meron mga programang in place. Nandiyan yung treatment, care, and support, right, na sana ay na-access ng mga kasama natin, right, sa community. Mm. Pero ang problema kasi ay, bakit ayaw nilang i-access? Okay. Bakit yung mga tao ay nahihirapang i-access yung services? Kasi meron mga human rights issues that we also have to address. Alright. So si TLF, ang mas ginagawa niya ay meron kaming interventions for both community and duty bearers, yung ating mga local government units, ating mga service providers, and so on and so forth. Right. So for our key population or yung community, nagpo-provide kami ng mga rights education program, mm-hmm, para alam nila ano ba yung mga karapatan na meron sila, kailan natatapakan o nava-violate yung karapatan nila, and yung last ay ano ba yung pwedeng gawin nila or ang mga available na redress kung yung karapatan nila ay na-violate. Alright. Tapos meron din kaming Community Access to Redress and Empowerment Program na kung saan ito yung pwedeng lapitan ng mga kasama ng people living with HIV and even ng community kung sila ay na-discriminate on the basis ng kanilang actual, perceived, or suspected na HIV status and maging ng kanilang identity. Alright. Ayan. Tapos meron din kaming sinusuportahan yung PLHIV Response Center, na kung gusto niyo, kung may mga kaalaman na kailangan tungkol sa usapin ng HIV and other support services, maaaring puntahan.
Tapos yung for duty bearers naman, mas ang programa na binibigay kasi namin doon ay meron kami mga sensitization trainings sa para sa ating mga duty bearers para masiguro na naiintindihan nila ano yung konteksto ng mga kasama nating people living with HIV at ng community. Ano yung sitwasyon? Right. Kasi meron kami for service providers. Kasi ang minsan kaya ayaw pumunta ng mga kasama nating PLHIV sa or mga community sa mga testing facilities sa iba mga spaces kasi doon pa lang nadidiscriminate na sila. Correct. Yeah. Yung iba pinag-uusapan. Then even kung nadiscriminate din yung isang barangay official, yung paglapit pa doon pa lang parang pinag-uusapan na sa barangay. Right. So, natatakot sila. Nabibigyan na ng parang label. Yeah. Oh, at may marka ka agad. Yeah. Kung pinag-uusapan. Ang HIV, di siya problema, sakit siya eh. Ang problema, discrimination eh. That amplifies yung ano natin, yung problem natin. Kaya sabi natin, kailangan hindi lang ang binibigyan nating interventions or program ay para sa community. We also ensure that our duty bearers are sensitized sa mga gantong usapin. Good. Kaya yung si TLF, mas ang ano niya ay sa community-led at yung programa niya ay naka-angkla na dapat yung community nakakapag-participate sa lahat ng spaces na kukonsulta sa pag-create ng programa. Tapos, kabahagi rin yung LGU para nakakapag-usap sila. At merong polisiya. Very holistic ang approach ng TLF. Thank you so much for sharing us kung ano yung mga programs and activities ng TLF Share. How about, sir, sa Ayat? We actually just started in 2021. Mm-hmm. And this was the time of the height of the pandemic. Yeah. So, although disadvantage siya for most of us, pero we saw an opportunity to amplify our campaign, especially sa Ilocos, na wala talagang any HIV campaign-related activities na nagagawa. Kaya naman, when we established Ayat Advocacy, our main intention was to maximize social media platforms to spread HIV and AIDS awareness. And kakabit dun sa in-emphasize ni Red kanina, no, about people living with HIV, having their status is does not mean the end of their lives. Correct. We actively promote in our organization the concept of undetectable equals untransmittable. Mm. So when we talk about undetectable equals untransmittable, also popularly known as the U equals U concept, sinasabi lang nito na pag ang isang person living with HIV ay tuloy-tuloy sa kanyang gamutan, maaari niyang masuppress, no, yung virus sa katawan niya to the point na mahihirapan na yung virus na mag-multiply. Mm-hmm. So that means mas magiging malakas yung resistensya niya, and at the same time, hindi na rin niya maipapasa yung virus sa iba sexually. So that's a very important message, and actually it's an empowering message, no, for people living with HIV who are very stigmatized when it comes to their sexuality. Kasi di ba sinasabi nila na parang ang mga people living with HIV, mga spreaders yan. So dapat hindi na kayo nakikipag-sex, hindi na kayo dapat nag-engage sa mga sexual activities. But the U equals U concept totally counters those beliefs, no? So that's one very important message that we promote through our digital campaigns. And then aside from that, we also mobilize our youth volunteers to do community-based screening. Oh. So ito naman yung kami yung pupunta sa community para mag-screen ng clients for people living with HIV. Kasi sa amin, nire-recognize namin, no, na hindi lahat ng tao ay komportable magpa-test sa mga hospitals, sa mga social hygiene clinics, and therefore we have to give them options, no, where they can access HIV testing. And ito nga yung way namin, no, to mobilize people to go into the communities to do community outreaches para dun sila magpa-test. Right. And then of course, aside from that, since I mentioned earlier na Ayat Advocacy actually started as a support group in the Ilocos region, we also provide safe spaces for our, actually, regardless of your HIV status, you're welcome in the organization. So how do we do this? We facilitate
regular kamustahan sessions. Meron kaming mga learning sessions na ginagawa sa mga eskwelahan, sa mga specific communities, and even with other youth organizations, no, sa region namin. So, yeah, that's how we do our advocacy in the Ilocos region. Sobrang naging malaman yung first part ng discussion pa lamang natin. Kaya naman, huwag kayong BBTO dahil ipagpapatuloy pa natin ang ating talakayan dito lang sa Schoolmates!